Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gusto nakakita nakatindig sa inyo. Yan talaga ang totoo. Prangka-prangka nationwide yan. The Supreme Court has a reminder to the PNP on its conduct of warrantless arrests, particularly on drug suspects. This is after the High Court recently dismissed the charges against drug convict Gurjan Manago, who was caught in possession of illegal drugs after he was apprehended in a police checkpoint without a warrant of arrest in Cebu City last 2007. According to the High Tribunal, evidence obtained unlawfully from unreasonable and illegal searches and seizures shall be inadmissible in evidence for any purpose in any proceeding. Manago was found guilty beyond reasonable doubt by the Cebu Regional Trial Court in 2009, which was affirmed by the Court of Appeals in 2013. Chief Justice Maria Lourdes Serrano believes that the members of the Philippine National Police are all professionals, and she expects them to know the laws concerning warrantless arrests. These are professionals, so I expect them to always be aware of the legal parameters. Justice Secretary Vitaliano Aguirre II does not see the need to present convicted drug lord J.B. Sebastian in the next hearing of the House Justice Committee investigating illegal drug activities at the New Bilibid prison in Muntinlupa City. According to Aguirre, they have scheduled several security personnel of former Justice Secretary, now Senator Leila De Lima, before the panel. De Lima is being linked to illegal drug activities at the NBP. Marita Moahe filed this report. Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre says that there is no need to force J.B. Sebastian, allegedly the most powerful inmate closest to former DOJ Secretary and now Senator Leila De Lima, in case he doesn't want to cooperate and tell everything that he knows in the Congress hearing on the illegal drug trade at the New Bilibid prison. It could be recalled that all the witnesses who showed up in the House hearing pointed to J.B. Sebastian as the one who controls and runs the drug trade at the NBP. J.B. also allegedly raised campaign funds for De Lima when she ran for the Senate post in the last election. Aguirre also says that according to the law, J.B. need not be served with a subpoena to be called to testify. Sabi nila, hindi na lang kailangan ng subpoena kasi when a person is an inmate, there are some political rights na suspended. So, hindi mo na kailangan isubpina ang isang under detention by the NBP. Before this, JB allegedly expressed his willingness to testify, but on condition that he will only talk about the food supply anomaly at the NBP, which involves around 10 million pesos. Na gusto ni JB na ilimit ang kanyang testimony sa doon sa anomalya sa pagkain, where about 10 million a month is being distributed to the high officials of the government. Aguirre clarified though that JB could be charged and be considered as one of the respondents if he does not divulge everything that he knows. The DOJ has enough testimonial evidences according to the secretary and that they just need to build up on the documentary evidences, which includes bank deposits, bank records and documents from the Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Other resource persons will be presented in the coming Congress hearing, which include former security personnel of De Lima. Meanwhile, former driver and alleged bagman of Senator De Lima, Ronnie Dayan, is still at large. For PTV News, Marita Muahe. Sa iba pang balita, sinabi naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na balak niyang gayahin ang programa ng Colombia sa pagsugpo sa illegal na droga sa bansa. Kaugnay niyan, muli namang nagbabala ang hepe sa kanyang mga tauhan na nagre-recycle ng pinagbabawal na gamot o ang mga tinatawag na ninja cups. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Makama, mag-uulat live via phone batch. Green
Sanchez sa isang linggong pagbisita ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa bansang Colombia ay maraming mahalagang bagay ang kanyang nakuha sa kanilang matagumpay na kampanya laban sa illegal na droga. Kabilang na nga niya rito ay ang pagbuo ng search block o isang specialized group na nakatuon mismo sa paghuli sa mga drug lord at iba pang sangkot rito. Gayunman, tumanggi na muna ang opisyal na idetalye kung papaano nila ito gagawin at kung kapareha sa sistema ang kanilang gagawin dito sa ating bansa. Sa Colombia, ang search block ay binuo mismo ng National Police of Colombia na kanilang inorganisa mismo para sa araw-araw paghuli, patayin at tuluyan na mawala ang mga drug cartel sa kanila. Taong 1992 ito binuo sa ilalim ng panunungkulan ni President Cesar Gaviria at matapos lamang ang isang taon ay nasawi ang kilalang drug lord na si Pablo Escobar at iba pang drug cartel gaya ng Medellin at Cali. Bukod dito ay madami pang balak gayahin si PNP Chief De La Rosa na mga programang inilatag ng Colombia ng kanilang masugpo ang ilan sa mga malalaking drug cartel sa kanilang bansa. Pero ipinaliwanag ni De La Rosa na ang kakaibahan ng Colombia sa ating bansa ay sa kanilang bansa mismo nang gagaling ang supply ng illegal na droga, hindi tulad sa Pilipinas na consumer lamang mula sa kalapit na bansa sa Asia. Kaya naman anya oras na maging matagumpay ang kanilang misyon laban sa droga ay tiyak na rehabilitasyon na ang susunod nilang problema na kasalukuyan naman ng tinutugunan ng gobyerno. Maraming aspeto anya ang mga programa na maaaring irekomenda niya kay Pangulong Rodrigo Duterte na pwedeng gayahin ng Pilipinas para masugpo ang illegal na droga sa bansa. Bukod pa ito sa mga batas na nais nilang gawin gaya ng wiretapping law na anya isa na ito sa tinututukan naman ni Senator Panfilo Lacson. Dahil rito, hihilingin niya kay Presidente Duterte na gawing urgent ang mga isusumiting batas sa Kongreso para sa agarang pagpapatupad nito. Samantala, Princess, sasampahan na ng kasong administratibo ng PNP ang lahat ng mga pulis na nag-awol o absence without leave matapos silang i-deploy sa Mindanao. Ayon kay De La Rosa na tiyak na matatanggal na sila sa serbisyo dahil hindi sila nagpaalam at hindi nag-report sa kani-kanilang mga commander. Hindi rin anya katwiran na sila ay natatakot sa kanilang kaligtasan para iwanan nila ang kanilang trabaho. Giit pa ng opisyal, hindi sila dapat hindi sila takot tumanggap ng pera mula sa illegal na droga at kung sila ay naman ay takot, anya ay wala silang karapatan na magsuot ng uniforme ng pulis kung hindi nila kayang lumaban alang-alang sa kanilang mandato. Samantala, pabor naman si PNP Chief Ronald De La Rosa na palawigin pa ang pagbabantay ng PNP Special Action Force o SAP sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit nais niya na maglagay ng panibagong batch ng tauhan mula sa SAP at paalisin na mga dating SAP personnel doon. Dahil paliwanag dito ng opisyal na isang dahilan nito para maiwasan ang familiarisasyon ng mga SAP sa mga preso, lalo't na sa mga high-profile inmates. Ito ay sa kabila na naging maganda ang performance sa mga ito at naging epektibo sa kanilang pagbabantay. Sir, kasama po ang MMDA sa interagency nga po ng mga ngasiwa ng traffic sa Metro Manila. Dito po sa iminungkahi po ni Senator Grace Poe, sa palagay niyo po ba ay possible po ito na agahan ang bakasyon ng mga estudyante sa Pasko para nga daw po mabawasan ng traffic? Ma'am, nakikita po naman natin basta bakasyon, lalo na kung biglang walang pasok, talagang gumagaan po yung traffic. So tingin ko may meron hong kahulugan na kung mapaaga yung kanilang bakasyon, makakatulong mo talaga ang Christmas traffic. Talaga ho mabigat ang Pasko at talagang dumudoble, tumitriple. Pero kung kahit siguro isang linggo mas maaga yung kanilang dismissal for Christmas break, malaking bagay po yun. So you're very open to this idea po na talagang makakaganda po ito sa lagay ng ating EDSA? Opo, at ito po ay pwede namin i-take up sa interagency kasi po hindi na lang ho MMDA ngayon. Meron na po yung DOTR, HPG, so pag-uusapan ho namin yan. Gandong mukhahi yan. GM, may mga nailatag na rin po bang programa ang ahensya para po maibsan ang traffic sa Christmas season maliban po dito sa imumungkahin nyo rin po itong gusto niya Senator Grace Poe? Madami po kaming pinag-uusapan ngayon in the next few weeks or next few days lalabas na po yung aming kasi ang gusto po ni Secretary Togati talaga na
magkaroon ng isang mas maginhawang Pasko in terms of traffic para sa ating lahat ngayong Kapaskuhan. So, meron po kami mga gagawin na mga pamamaraan, na mga pagbabago. Yan po ang tugon ni Secretary Pagadi. Mm-hmm. Eh, ganun din po ang problema natin, GM. Ano, kahit wala pa pong panahon ng Pasko talaga, eh, pag naman po din ngayon panahon ng tag-ulan, eh, talagang gumagrabe po ang lagay ng lansangan kahit na po wala namang aksidente. Ano ho ba ang pwede nating gawing solusyon dito o may mga programa na rin po bang naiisip ang interagency? Ang nakita po natin isang instance nung Biyernes, so bigla nagkaroon ng mahabang traffic na umabot hanggang airport. Nakita namin yung problema, isang sandaling pagbaha sa Balintawak, no? At siguro ito ay isang ano sa amin, isang karanasan na dapat namin tignan, na dapat talaga yung ano, mas mag-intensify ang aming efforts, hindi lang sa pag-enforce, pero pagtingin sa mga kalye na kung saan may binabaha pala, no? Yung, alam naman namin na bumabaha talaga sa Balintawak, pero dapat yun ay natugunan namin na mas maaga. So, tingin ko, isa pa itong ano, kailangan naming asikasuhin na Ma'am Sherry. Opo, GM, panghuli na lamang po, kamusta po ang MMDA sa ilalim ng interagency group na binuo nga po ng DOTR? Hindi naman po ba bumaba ang moral ng mga taga-MMDA? Ang sabi ko po sa aking mga kasama sa MMDA, magandang nangyari itong IACT na to. Mm-hmm. Kasi doon makikita ng ating mga mamamayan, ng ating gobyerno pati, na ito pala ang kailangan na maging isang ahensya na magtitingin sa buong Metro Manila. Kailangan may power siya beyond MMDA. So kung sakali man na ito'y maging isang ehersisyo para makita talaga kung anong kailangan ng isang ahensya, ay maganda ho yung nangyari. Kailangan ho talaga meron hong right para tignan ang prangkisa, may right para tignan ang mga kalye beyond the national road. So tingin ko po, this is a good exercise for the next 2 years. Even the emergency powers will prove that if ever MMDA is going to be strengthened, it needs this kind of power. So tingin ko, magandang exercise ito sa amin. So ano pa rin po ang magiging main role po ng MMDA dito po sa interagency na ito? Ma'am, kami pa rin ho ang pinakamadaming enforcer, so therefore kami ho nagbibigay ng manpower support. Kami rin ho pinakamadaming sasakyan at mga CCTV, so we have the logistical support and then the technical support. As kami rin ho nakakaintindi at nagmamanho ng lahat ng traffic signal. So basically ho, kami pa rin ho yung main bulk, but under that tutelage and direction of Secretary Tugati. Huling hirit na lamang po, GM, ano, siguro po, ikinukonsidera din po ba at pag-uusapan sa interagency? Dahil po kasi bawat municipality or bawat po city na dadaanan po ng isang motorista, nag-iiba po kasi yung kanilang mga patakaran or batas. Ito po ba ay pag-uusapan din at ikukonsidera na dapat isa na lang po yung buong Metro Manila at kausapin po itong mga LGU? Tama po yun. In fact, ko, nag-usap-usap na ho ang mga LGUs together with MMDA and DOTR. Opo. Nagkaroon na nga ho ng initial joint training ng mga enforcers. Susunod na ho dyan yung pagtingin ho ng tama ho kayo ng mga anong batas na pwedeng maipagsama-sama. Tulad ng mga violations, mga pati ho yung ano, yung synchronization ng traffic lights. Yan ho ay pinag-uusapan na namin, and hopefully we will come to an agreement within the next 2 weeks. GM, good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras. MMDA General Manager Tomas.